Si Senator Bunggo na naman? Kagabi? Si PBBM? Aha! Kaya pala, sabi naman ni Yermes Comorino noon, na walang masamang tinapay sa kanya. So isa lang ibig sabihin nito, dahil wala dyan si Mayora, walang award! Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw gabi po sa ating lahat. For today's video, mga kuis, mga gayas, ayan po yung nakikita natin. Diba sabi ko naman sa inyo, chillax lang po tayo. Kasi alam po natin kung ano pong ginagawa ni Yermes Comorino. Dahil matalino, yan si Yermes Comorino. Yan pong pag-usapan natin sa video ito. So without further ado, let's begin! Look at Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So, ito nga mga kois, mga gayas, no. Diba, nabanggit natin kagabi na inibitahan po si Yermes Comorino dyan sa may isang hotels somewhere in Manila or sa Pilipinas. So, ngayon, biruin mo. Hindi pa nagtatrabaho si Yermes Comorino pero may award na sila dalawa ni Ma'am Chi at Chinsa. Ang nakapagtataka lang dito mga kuis, mga gayas, kung bakit wala si Mayora. Isa lang po ang ibig sabihin yan. Isa lang po talaga. Wala po siyang natanggap na may Gcas ang makakasagot. Award! May Gcas ka! May Gcas ka sa akin! Kaya diba sabi ko sa iyo yung recently videos natin na huwag po muna tayong iiyak. Ha? Huwag po muna tayong iiyak kasi alam ni Yermes Comorino ang kanyang ginagawa. Dahil nga, ika nga ni Yermes Comorino, walang masamang tinapay sa kanya. As nakakatulong ito sa ating bansa. Okay po tayo dyan. Ayan. Kaya kung nakikita nyo kagabi na si PBBM lang andoon at wala po si Ate Hani Lacuna, ibig sabihin wala po siyang award. O, kita nyo ngayon. O, andyan na po si Lawrence Bunggo. Ayan po ha. Fair po yan. Pero reminders po talaga ito. Kung may sigalot man sa national, especially kay Marcos versus Duterte, hindi po kasali si Yermes Comorino sa kanilang mga awayan. Ha? Wala pong kinalaman si Yermes ko dyan. For clarification, andyan po si Yermes Comorino para tumanggap ng award. Sila dalawa ni Ma'am Chi at andyan din po si Sam Verzusa. Ayan. Dyan mo makikita kung paano si Yermes Comorino ibalansi ang mga bagay-bagay na kung saan nagkawatak-watak yung taong bayan, may PBBM, may Duterte, pero kay Yermes Comorino, trabaho lang po, walang personalan para sa taong bayan. So dyan po tayo talaga 100% o kung sa Arabic pa, mia bil mia, ang paghanga natin sa ating butihing Yermes Comorino.
dahil hindi po siya namimili ng kakampi as long as nakakatulong sa taong bayan. Kaya wag po muna kayong iiyak ng iiyak dyan. Dahil fair po, fair square po si Yurmisco Moreno. Pantay-pantay po sa kanya ang lahat. Kasi nga matalino, magaling mindset ni Yurmisco Moreno na walang tatalo, na hindi mo kayang ng malampasan. Diba? Ganun po. Ganun po ang ating buting Yurmisco Moreno, kagaling. O, kita mo, hindi pa nagtatrabaho yan, pero may award na sila, Ma'am Chi at Chinsa. Paano yung nagtatrabaho, bakit walang award? Nagtataka lang po talaga. Nakapagtataka lang po. So, dyan mo makikita kung sino talaga ang karapat-dapat na magiging isang leader ng isang bayan, na which is partida, hindi pa nagtatrabaho yan. Paano yung nagtatrabaho ng isang termino, halos matapos na yung tatlong taon, tapos walang award? Anong matatawag natin doon? Tulog pansitan. Pambihira namang buhay to. Pambihirang buhay to. Kaya, di ba, bago po tayo nag-upisa kagabi yung recently video natin, na wag po muna nating pangunahan ang ating Yurmisco Moreno, kasi alam niya po ang kanyang mga ginagawa. Ganun po. Ganun po yung katalino ang ating buting Yurmisco Moreno. Dumaguso mga kois, mga gayas. Kaya ang masasabi lang po natin dito, Yurmisco lang po sa Kalam at si Mamche. Kaya vote straight po tayo, Yurmis choice. O diba? Kasi may alam naman po natin, pag gantong mga sitwasyon talaga, marami na po niyang maglalabasang mga negatibo, yung iba positibo, negatibo, dahil si Yurmisco Moreno andun, nagpa-picture kay PBBM. Ang positibo naman is yung Maka Duterte, at yung iba naman, Maka Marcos. So, disclaimer, paliwanag po natin to ng maigi at maayos, events po iyan dahil nga po sa lahat ng mga taong tumanggap ng awards. Awards night po iyan, kung kita nyo naman, mayroon pong bit-bit po na mga awards dyan. Siyempre naman po nandyan yung pangulo natin, alangan naman lang kumustahin po natin. Wala pong pinipili. Pati si Senator Bongo, andyan. Nagkausap pa nga sila Ha? Kita mo yung mga awards na yan, mga boys. Partida. Wala pang ginagawa niyan, kasi nga hindi pa public servant. Ha? Ordinaryong mamamayan palang yaan, pero ayan, bit-bit na po yung mga parangal. Well, wala pa naman noon nung panahon ni Yurmisco Moreno. Kung napanood nyo yung mga recently video natin, na yung hakot award ni Yurmisco Moreno, na talagang grabe, pandemic pa yon. Pandemic yun, napakaraming award na hinakot ni Yurmisco Moreno dyan sa City of Manila, na kung saan especially yung mga pabahay, paaralan, ospital, na mas malaking tulong sa mga mamamayang Manilinyo, hindi lang Manilinyo, kahit yung ibang taon o ibang bayan. So, ganun po natin makikita ang initiative ng isang leader, kung paano alagaan, sustintuhan ang pangangailangan ng kanyang mga constituent na hindi nakikita sa ngayon sa kasalukuyang administration dyan sa City of Manila. Kaya nga umiiyak yung mga batang Manilinyo na bumalik ka na, Yurmisco Moreno. Alam nyo naman, pag si Yurmisco Moreno magdesisyon sa kanyang sarili, ay walang maling desisyon ni Yurmisco Moreno. Tandaan nyo yan. Ha? Kung natatamaan ka sa desisyon ni Yurmisco Moreno, ibig sabihin may nagawa kang hindi maganda o may nagawa kang mali para sa inyong constituent. Ha?
Kasi kahit sino naman siguro, pinapaganda mo yung isang city. Hakot award ka noon. Tapos nabalitaan mo ngayon na wala na. Balikdugyot na naman. Maraming mga nawawalang mga ordinansa ni Yurmesco Moreno noon na dapat ibalik na ngayon. Ha? Napakarami po talagang pagbabago mula noong wala na. Ibinahagi na yung kapangyarihan kay Ate Lacuna. Nabuong akala ni Yurmesco Moreno na talagang sundin ang lahat kahit wala nang kahit wala na siya ang gagawin pa mga proyekto kasi andyan na yan, existing na yan eh. Sa panahon ni Yurmesco Moreno, ang sasayo lang pangalagaan mo yung kalinisan, especially yung pagmamahal sa mga estudyante, lola at lolo. Ngunit subalit kahit ganun lamang ay hindi mo kayang gampanan. So, talagang aayaw yung taong bayan sa iyo. Kasi nga, naranasan nila kung paano po magmahal si Yurmesco Moreno sa kanyang mga constituent. Kaya yun ang hinahanap-hanap nila na wala sa kasalukuyang administration. O, diba? So, huwag po nating sisihin na babalik si Yurmesco Moreno, but sisihin po yung sarili natin kasi hindi natin nagampanan, hindi natin kayang kontrolin yung mga may mga tao dyan na mga tulungis like Ide at Pate. Kaya kikita natin na balik dugyot ang Manila. Hindi lang ako nakapagsabi, marami pong mga netizen nakapagsasabi na wala na naman sa ayos ang city of Manila. So now, yung mga issue nyo, yung mga banat nyo about kay Yurmesco Moreno, hindi na makikinig yung mga Manilino dyan. Kasi kitang-kita naman nila kung ano yung mga resibo at nagawa ni Yurmesco Moreno. Kasi yung tao maghanap talaga kung ano yung nagawa mo. Kasi nga, yun po ang kanilang kapangyarihan. Na ibuto ka kasi gustong makita kung ano yung plataforma mo, kung magagawa mo ba. Eh, wag ka sa isang termino lang na maraming nagawa ng ating buting Yurmesco Moreno. So, sino bang taong magsasabing wag ka nang bumalik Yurmesco Moreno? Isa lang po yung narinig natin na wag ka nang bumalik, wag ka nang bumalik. Isa lang po. But mostly, 99% nagsasabing bumalik ka na Yurmesco Moreno. Diyan natin makikita yung isang leader kung paano talaga marunong sa ekonomiya, sa lahat-lahat ng mga kaparaanan para sa kaniyang constituent o para sa mga batang Manilino na di kaya talagang gawin ng iba. Ha? Yun talagang di talaga kaya gawin ng iba. So, talagang ganun talaga ang buhay. Pag ayaw ng mga taong bayan, huwag ka nang kapituko. Kapituko pa kasi. Eh, ang nagtataas sa'yo, yung sarili mo lang at yung nakapalibot sa'yo, how much yung mga taong bayan na mismo ang nagpaupo sa'yo dyan, ang magsasabing, ayaw na namin sa iyo. Mananatili ka pa ba? Eh, kung siguro, kung may ano ka naman, alam nyo na ano yung ibig sabihin ko, kung mahihiya naman sa sarili, huwag na po tayong kumapit pa. Give way na lang sa taong karapat-dapat na mamumuno sa isang bayan, which is walang iba si Yurmesco Moreno. Ito nga mga kuis mga guys, dahil meron po tayong nakita sa mga recently, iwan ko kung saan galing na mga survey po yun, eh lumamang po si Yul Servo, Sir Yul Servo, kay Vice Mayor Chi Atienza. So, kailangan po talaga nating ipanalo si Ma'am Chi Atienza dahil alam nyo naman mga kuis mga gayas na manggagaling ang aproba sa lahat ng mga ordinansa ang gagawin ni Yurmesco Moreno ay dyan sa City Council of Manila. So, dapat talaga
spot straight po tayo para kung mayroong mga ordinansa si Yormes Co. Moreno, at alam naman po natin lahat ng mga ordinance ni Yormes Co. Moreno is pakinabang sa taong bayan. So kailangan nating vote straight para yung makaupo dyan, especially kay Ma'am Chi at yung mga konsihalis natin, presiding officer, lahat-lahat dapat po majority po yung mga councilor. Lahat-lahatin na po talaga natin para mabilis pong ma-aproba yung mga pagbabagong muling gagawin dyan sa city ng Manila, na kung saan ay gusto ni yun talaga ang target ni Yormes Co. Moreno, na kasi marami pong binago, mismo si Ma'am Chi ang nagsabi, maraming binagong ordinansa dyan, yung mga in-implement na dati, na wala na ngayon. Kaya dapat po talagang maibalik yun at dagdagan. At doon na po ang kapangyarihan ni Ma'am Chi at Chinsa at ng mga councilors. Kaya kailangan vote straight po tayo talaga para mabilis po, maibalik, ayusan, kalinisan dyan sa City of Manila. Kaya promote po natin palagi si Ma'am Chi at Chinsa para kung sakaling darating na talaga yung survey from Forbes Asia o SWS, ay talagang i-issuein po talaga natin. Eh para sa lahat ng mga gusto ni Yormes Co. Moreno, alam naman po natin na naaayon po yung mga kagustuhan ni Yormes Co. Moreno sa mga batang Manila. At wala po siyang ginawang mga ordinansa noon na hindi nakakatulong sa kanyang mga constituent o sa kanyang bayan. Eh kaya nga hakot awardee, kasi lahat ng mga desisyon ni Yormes Co. Moreno noon is tama at walang mali. Kaya dyan po tayo napamahal sobra kay Yormes Co. Moreno, na kahit sino pang mga taong tumitira, nagmamalinis, binababa si Yormes Co. Moreno, below the belt pa, pero never po talaga nakitaan na panghihina si Yormes Co. Moreno, kasi sabi niya taas noo siyang maglalakad na kahit saang kanto dyan sa City of Manila, kasi tama ang kanyang ginagawa. May resibo, makikita po talaga natin at pakipakinabang sa taong bayan. So, bakit pa tayo pipili sa mga bago at maraming mga pangako na malabo naman talagang matupad? Well, yung mga ayuda, yung mga pamimigay, blessings yan, tanggapin nyo. Pero sa dulo ng bullpen nyo, ilagay nyo yung karapat-dapat. Wala po tayong problema sa survey ni Yormes Co. Moreno, dahil lagi po talaga siyang angat sa kanyang mga opponent na mga mayoral candidates. Okay po tayo doon. So dito lang po tayo sa ating mga congressman, especially po sa District 1, kay Ernest Junicio, na talagang dapat po ipanalo po natin yung mga congressman natin. Ayan, si Apple Nieto, si Bagatsing, si Uy, lahat-lahat po ng mga Yormes Choice. So yan po para sa kayusan, kasi malaking tulong po yung mga congressman, kasi sila yung nasa national, which is sila po gagawa ng mga kaparaanan para sa mga para sa mga ordinansa o mga programa ni Yormes Co. Moreno para sa Manilenyo. So kailangan yung anim na congressman din na mananalo talaga, especially si Vice Che Atienza, at yung mga 38 na councilors po natin, dapat po talaga ipanalo natin yan, majority yan. Vote straight po tayo para sa muling pagbangon ng City of Manila. Ayan, kaya banat bay, relax lang po kayo. Ha? Diyan lang po kayo sa gidli, kasi alam ni Yormes Co. Moreno yung mga ginagawa niya. Bahala na lang silang batang Manila 2H, yung sila Chris Ulo, Jake Magnus, wala tayong pakis doon mga yon. Kasi talagang kritiko ni Yormes Co. Moreno talaga yon. Never po talaga yon na pinagtanggol nila, especially Chris Ulo, Jake Magnus, Tita Mise, never nila pinagtanggol si Yormes Co. Moreno mula pa noong nasa Itbulaga pa ang ating buting Yormes Co. Moreno. Pero never po sila nakatanggap ng mga kaso like na natanggap ni Eli San Fernando. Kasi nga si Yormes Co. Moreno, hindi po yan iyakin na isang politiko. But cause, tatanggapin niya ang lahat ng mga paninira niyo, kasi doon natin makikita
ang husga sa inyo is yung taong bayan. Kasi ang taong bayan mismo nakakita sa mga magandang ginagawa ni Yormes Comorino. Kaya sino bang maniniwala sa inyo sa mga paninira niyong hindi naman totoo? Ha? Is yung mga naniniwala sa inyo is yung mga siidi at pati at mga tulunggislaang. Hindi yung mga mabubuting mamamayan o tao dyan sa City of Manila. Kasi ganun po nila nakikita ang pagserbisyo ni Yormes Comorino na hindi sila pinabayaan sa panahon ng pandemic. Sila palagi ang iniintindi ni Yormes Comorino kahit hindi na iniintindi ni Yormes Comorino ang kanyang health, ang kanyang family, nakapukos siya sa taong bayan. No. So, asahan po natin sa pag-upo ni Yormes Comorino yung mga kalinisan, yung siguridad natin, araw, umaga, tanghali, hapon, gabi at madaling araw, makakasiguro kayo niyan. Kasi alam naman po natin si Yormes Comorino, pag si Yormes Comorino na ang nakaupo, ang Pamalaang Manila, aktibo po yan. 24/7, hindi natutulog ang Pamalaang Manila. Dahil nga mismo ang ating mayor ay lagi po yung nag-iikot. Si Yormes Comorino sa kanyang kapanahunan noon, madaling araw, gabi, kasama si Colonel John Ibay. Ayan. Huwag po nating kalimutan si Colonel John Ibay at si Joaquin Dumaguso sa District 1. Ayan. So, sayang lang. Ayan. Sayang lang dahil hindi nanalo ang ating buting Yormes ko sa pagka-presidente. But, bata pa ang ating buting Yormes kong Comorino. Kayang-kaya pa naman. Marami pang pagkakataon. Antayin natin yung destiny ni Yormes Comorino dahil once na mananalo yan ang ating buting Yormes Comorino sa pagka-presidente, naku, asahan nyo po yung mga kondo para ng ospital na marami ngayong umiiyak. Lalo na sa mga liblib na lugar na wala pa rin mga ospital. Kung may mga paralan man, kailangan po mang gumastos kasi nga malayo. Especially po sa mga probinsya. So, pag nanalo, kung sakaling matapos ni Yormes Comorino yung siyam na taon o tatlong termino dyan sa City of Manila, eh, kailangan naman talaga sa batas. Eh, pagdating o matapos mo yung tatlong termino, which is yung 9 years, eh, kailangan mo nang bumaba. Ha? At alam nyo na kung sino na ang ipapalit kay Yormes Comorino. So, ngayon, dyan na siguro, papasok si Yormes Comorino sa pagka-presidente. So, ngayon, 2025 plus 9, so 2034. Ah, tamang-tama yan. So, nag-edad Yormes Comorino niyan. 60 na ba? Tama po ba ako? 60 o. Oh. So, doon talaga natin makikita ang tunay na pagbabago sa bansang Pilipinas. Ah, grabe, Duduti. Ang aga mo naman. Ang aga mo namang pinupromot. Oh, kay Yormes Comorino sa pagka-presidente. Kasi nakikita natin ngayon eh na talagang marami po talagang umiiyak rin dahil sa mga issue sa ating bansa. Pero asahan nyo po, sana po darating ang araw na nasa mataas na posisyon ang ating buting Yormes Comorino. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, shares, and subscribes, mga kois, mga kayas. Diba? Sabi ko sa inyo, every last day of the month, isa-shout out ko kayo. So, mamayang gabi, siguro mga 12, siguro 6 o'clock sa Pilipinas, mag-live po tayo, mag-shout out po tayo sa lahat ng mga supporters. Kasi alam niyo mga kois, mga guys, kung wala po kayong taga-subaybay, followers, subscribers sa amin, eh, wala rin po kami dito. Eh, sino bang namang gaganahan magsalita ka sa harap ng kamera kung wala namang sumusuporta sa iyo? Kaya malaking utang na loob namin sa inyong mga followers, supporters rin. Okay, especially sa mga Esconians dyan na talagang walang sawa since 2019 pa. Andyan po palagi. Mamaya po, i-share out po namin kayo lahat. At sa lahat po ng mga nagpadala sa super chat, yung mga join button, kasama na po yun sa ipapa shout out natin. So for now, I'm Gen Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye. Peace.
at